kirene. Ora ubuti na kirene. Chibo. Ubuti na. Shita ni mai ba. Didi kuriyo. Hola, Didi. Ada, akanay. So ito yung unang visit namin sa kanya. Pero may protocol ang hospital na hindi kami pwedeng pumasok in kahit mahawakan man lang siya. So may gusto siyang ibigay para sa amin na pera. So wala kasi yung nurse para mag-open. Nilagay niya na lang, inabot niya na lang dun sa ilalim ng pinto. Ito yung unang visit namin sa hospital. Kasi may protocol nga sila na hindi kami pwedeng pumasok. So hanggang pinto lang din kami. So nakakausap namin siya that time na okay pa naman siya dyan. Na as in nakakausap namin, tumatawag siya everyday sa amin. After ko mag-work, ayan, nakakausap ko siya. So nagkataon may dumaang nurse, kaya may chance kaming nakita siya talaga. So hindi lang namin pwede siyang mayakap. So yun yung last na nakita rin ni Ira. November 22, 2022, tumawag yung asawa ko kasi may tawag daw siyang natanggap galing hospital. Kaya dumaan siya sa bahay since wala akong work that time. Kaya dali-dali kami pumunta sa hospital kasi kakausapin daw kami ng doktor. So medyo kabado na kami habang nasa biyahe. Hindi ko mapigilan yung emotion ko habang nasa biyahe kami. So alam kong bawal kumuha ng video habang kinakausap kami ng doktor. So kumuha lang ako saglit. Sabi ng doktor, November 21, 7 PM, marami daw, kinain daw lahat ni tatay yung food niya since lagi hindi naman daw nauubos yun. Yun, na-explain din ang doktor na November 22, 1 AM daw, madaling araw, medyo mahina na yung ano ni tatay, yung heartbeat, yung paghinga. So November 22 on 10 AM tumawag na yung hospital para kausapin daw kami. Yun yung time na nagpunta kami agad since wala akong pasok that time, kaya sumama ako. Pagpasok namin, ganyan na siya. So nagligpit-ligpitan na lang ako kasi yung emotion ko hindi ko kaya. Nakita siyang ganyan. To saan kang batin eh? Sa pangalawang punta namin uli that time, o tumawag uli yung hospital, hindi pa rin daw nagre-respond si tatay. Pangatlong punta namin, kasama na namin si Ira bumisita. So, bawal kasi yung bata papasok. So may protocol rin sila para sa 6-year-old na bawal. So palitan na lang kami ng asawa ko para sumilip uli kay tatay. So tumawag uli yung hospital 3 AM, then 3:30 na kami nasa biyahe na. So sabi ng nurse, nawala na daw yung BP, hindi na pwedeng i-BP. So dali-dali na naman kami pumunta sa hospital that time. So parang ito na yung sinasabi ko, ito na siguro. So hinahanda ko yung sarili ko pagpasok. So
So, nauna yung pumasok yung asawa ko. So, ako ang pangalawa. So, tuwang-tunga ako kasi 41 yan hapon. Then, naging 20. Ganyan na pagpasok ko. Then, kinakausap ko siya. Tumaas siya ng 26. Tuwang-tuwa ako. Akala ko, yun na yun. Yung pala. Oh, nagre-response lang siya. Narinig niya ako. Yung pala, ang last. Hinintay niya lang pala ako. So, natagalan yung pagpunta ng doktor kasi madaling araw kasi yan, the time. So, 6 a.m. na na-declare na nawala na siya ng hininga. So, dali-dali kaming umuwi sa bahay para maglinis. Good morning, guys! Pang 2 days na ni Tatay ngayon. So, last night. So, actually, 3 days lang talaga. 3 days lang sila. So, Friday, decremate si Tatay. So, ang pinili namin guys is family lang. So, hindi kami nagpa-visit ng kapitbahay. So, sa mga kakilala lang ni Tatay, kung sino lang pumunta is open siya. So, pang family lang, at least nagkataon din kasi na may corona pa. So, nauso yung simula nung nag-corona family. Kasi kung walang corona, lahat yun ay pupunta. So, medyo magastos din. So, ito yung Japanese style. Tuwing may mamatay, guys, ito yung style. Magalay ng water, kanin, mga fruits. So, yan yung araw-araw ginagawa ko rin. Nagalay ng pagkain. Since ako nagluluto talaga, kaya mamimiss ko siya. So, everyday ko yan ginagawa. So, ganyan ang style ng Japanese. November 23, binawian ng bahay si Tatay. November 23, then, iuwi ng bahay. November 25 is yung cremate niya. Goodbye, Gigi. Itirasay. Hi. So, alam nyo guys, first time ko talagang makisabay sa may kabaong. Hindi nakasakay pa sa Porlon. So, first time ko, pero mabait naman din kasi si Tatay. Para sa kanya, ako po yung nagdala ng picture niya. Na, siya na kita. Ano
Japanese style nila. もっともっと入れて。 Chang Noguhan. No more. No more. Kids get in it. Oh, I don't know. Gohan. I don't know. Gohan. Eh? Huh? Oishi so. I don't know. Gohan. Oishi so. あ、これ見ない。は?一緒に見るんだよ。 So, naghahanda kami para sa December 25. Ihatid na yung abo ni Tatay sa sementeryo. Then, everyday ko rin itong ginagawa. Magbigay na, mag-alay ng water and yung danggo na tinatawag and kanin. Since ako laging nagluluto para kay Tatay. So, ako yung everyday nag-alay sa kanya. Hi, good morning. Good morning. So, kagigising lang namin ngayon, guys, ni Ira. So, ngayon, guys, December 25, ihahatid na namin yung abo ni Tatay sa sementeryo.
dinadaan muna kami ng temple para dasalan siya. So, tapos dire-diretso na yung ano namin. Punta namin sa cemetery. Malapit naman. Sa gilid lang naman din siya, guys. Antok pa, Sera. Ato din meron. ここにあるよ。あ、千穂ちゃんの家だ。そこ。これからじゃない。多分。気をつけてはい。そびっちゃうかもしれない。まだいる。Hi, good morning, guys. Yatid namin si Tatay ngayon sa ano, dito lang naman. Ayan yung interior yun nila, guys. Idadaan muna namin siya, yung parang dasalan. Ayan yung temple nila dito. Yung dito lang sa lugar namin. So yun, waiting pa kami kasi meron pang ano, meron pang dinasalan ata. So, tapos na yung dasal, guys. Ihatid na namin yung abo ni Tatay sa may cemetery yun nila dito. Oh, iba. Baba na, Gigi na. Haita. Haita. Gigi, お元気だね、Gigi。見ちゃった。あ、お線香持ってるね。アイルも食べようね、一個ね、食べろ。でかい。食べて。ひじご元気だね。また来るね。ひじバイバイね。ひじバイバイ。
Gozaimashita. So, back to normal kami ngayon. Binalik na rin namin yung gamit para hindi namin maalala kung saan siya nakahinga. So, sana hindi man madaling mag-move on agad. Sisikapin namin na magiging okay kami lahat. So, maraming salamat sa inyong condolences, guys. Salamat sa inyong mga message. Sa aking family sa Pilipinas, friends, Sophia team, Sophia Soda XD members, FB friends, syempre sa asawa ko and sa mga anak ko. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Sana magiging okay na rin ang lahat. So, na-share ko lang ito bilang Pinay dito sa Japan. So, ito yung gusto ko yung i-share sa inyo kung anong style ng burial ng mga Japanese. So, salamat guys. God bless us all guys. Thank you. Bye-bye.